Tapos na akong kumain. Meron na kwento kasi madalas kong binibida yung Ontario na napakaganda. Sa lahat ng province sa Canada, Ontario yung pinakamaganda. Kasi nga, sabi ko, balance yung weather. Ganito, 3 months lang yung snow, maganda, masarap. Ngayon, marami akong kakilala na nakahanda na naka-schedule ng umalis ng Ontario. Yung iba pupunta ng Quebec, may pupunta ng Winnipeg. Dahil sobrang mahal manirahan dito sa Ontario. Sabi nila, pag bumili na sila ng bahay, halos wala na matitira sa sweldo. Totoo yun. Ngayon, doon kasi sa ibang province, mura pa yung bahay, makakabili ka na maayos na bahay na hindi ka babangkarote, na may matitira pa sa sweldo mo. Tapos may mga province na mura yung sasakyan. Dito sa Ontario, sobrang mahal. Pati bilihin, sobrang mahal. So, ganun. Tapos, yun, nakahanda na silang umalis. Naantay na lang nila yung company na lilipatan nila na magsabi ng schedule kung kailan sila mag-start. Tapos, sibat na sila dito sa Ontario. Ngayon, ako naman, lagi kong sinasabi na doon sa mga vlog ko na pagdating ng family ko, bibili din ako ng bahay. Totoo yun. Pero kung ako lang magtatrabaho, hindi ko kayang bumili ng bahay. Excuse me. Kailangan magtrabaho yung misis ko para makabili ng bahay. Kailangan dalawa kami. So, ganun kahirap, no? Masarap dito sa Canada. Masarap dito sa Ontario. Pero yung katotohanan na kapag na kahit gano'ng kasarap dito, hindi rin langit. Dahil mahal lahat. So, maraming bills, ganun. So, pero, para sa akin kasi, hindi ako gano'ng mag-isip na negative. Hindi ako gano'ng ka-negative mag-isip. Masarap dito kumpara sa Pilipinas. Dahil, yun nga, may trabaho dito. May, kumbaga, hindi ka maubusan ng trabaho. Kumbaga, yung pamilya mo, laging provided. Excuse me. So, yun yung point ko. Pero, sa Pilipinas, masaya naman. Yun yun. Kaya, sabi nung, naka-schedule na silang umalis. Tapos, wala na, hiwa-hiwalay na mga kaibigan, mga kakilala ko. Ganun talaga yung buhay. Kailangan mong mag-desisyon kung saan mo gustong manirahan ayon sa gusto mong pamumuhay na kunyari gusto mong makakain at makaipon ng maayos, malaki-laki. Dito sa Ontario, sobrang ganda pero sobrang hirap mag-ipon dahil sobrang mahal manirahan dito. So yun lang, ewan ko lang. Ako pagdating ng pamilya ko dito, yung misis ko, kailangan magtrabaho para makabili. May sense ba? Ingat pa tayong lahat. Sisingit ko lang. Kasi maraming nagme-message sa akin. May mga post ako doon sa page na mga hiring. Ngayon, maraming nagme-message sa akin, nagtatanong ng sweldo. Una-una, hindi po ako taga-agency. Kaya hindi ko po kayo masasagot kung magkano sweldo. Kasi share lang yon. Sinishare ko lang yung hiring. Hindi po ako taga-agency. So, hindi ako makasagot sa tanong niyo kung magkano yung sweldo. Pangalawa, kapag nagtanong kayo ng sweldo, pasahan niyo na ng application kasi nagsasayang kayo ng opportunity. Kasi yung iba na kausap ko sabi, ayaw din lang magpasa ng application kasi baka nagsasayang sila ng oras. Hindi po totoo yun. Hindi kayo nagsasayang ng oras, nagsasayang kayo ng opportunity kasi habang inaantay niyo yung reply ng agency or reply ko kasi hindi ang makapag-reply agad sa inyo sa mga nagtatanong. Tsaka unang-una, hindi ako taga-agency. So habang inaantay nyo yung reply namin, reply ko or reply ng agency, may mga aplikante na doon nagpasa na application nila, baka natanggap na sila. Pag nalaman mo na malaki pala yung sweldo, sila tanggap na, ikaw baka hindi ka na matanggap dahil may nakuha na silang tao. So mali yung diskarte nyo. Walang masama sa pagtatanong.
Kung gusto mong, pag may hiring dyan, post. Kung gusto mong magtanong, sige, magtanong ka, walang problema. Pasahan mo rin ang application, sabay. Para kung sakasakaling maganda yung sweldo, kapagbasa ka na, baka nakita na ng agency yung resume mo. Ngayon, kapag hindi mo type yung sweldo, edi huwag kang tumuloy. Ganun lang yun. Kasi, ang sasayangin natin yung opportunity, napakahirap. Huwag mong sayangin yun dahil paminsan-minsan lang kumakatok yung ano, yung oportunidad. So, ganun. At saka yung sweldo pala, negotiable yan. Lalo kung sa... ilang beses ko na try, pero hindi ko lang alam kung yung iba... Hindi. Ako, ilang beses na ako nakipag-negotiate ng sweldo. So, ganun, no? Sana may sense yung sinasabi ko. Hindi po ako, doon sa mga post ko, share lang yon. Hindi po ako yung nag-hire. Hindi ako. Hindi po ako makapag-ano sa inyo ng kung magkano sweldo. Tsaka, hindi po ako tumatanggap ng application dahil hindi po ako yon. Hindi po ako agency, hindi ako employer. Share lang yung sa akin. Ingat po tayong lahat.